What's up mga idol? Kumusta po? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so mga idol, sa video na to i-share ko sa inyo kung paano mag-determine o maghanap ng pole ng ating speaker na ni-repair. So halimbawa, so tinanggal natin yung terminal. Ayan. So nakalimutan natin kung saan dyan yung nakalagay yung kulay pula at saka kulay itim. Ayan. So to check, madali lang po yan mga idol. So gagamit tayo ng tester. Ayan. So kung wala kayong tester, so try nyo gumamit ng baterya. Ayan. So bali yung speaker natin, ayan. So T18 po yan na TNT, so ni-recoil natin. And dahil na ano yung original coil niya na wag-wag. So tuturuan ko lang kayo kung paano natin yan hanapin, yung tamang pole or yung amplitude natin. So dapat always remember natin na yung pole ay north-south lang naman yung speaker natin. So yung iba, yung nakasanayan natin, yung polarity, no, na tinatawag positive, negative. Pag positive sa north, negative sa south naman yan. Pero laging natin tandaan na dapat na hindi tayo makapasok ng DC sa ating mga speaker. Dahil po yan ay nakakasira ng speaker natin. Okay. So paano ulit? Bakit nga ba makakasira ng speaker yung DC na voltage sa speaker natin? So share din natin yan mga idol. So ora, hanapin muna natin yung north pole ng speaker natin. So dapat kasi yung tamang pole ng speaker natin, pag bumayo siya ng sub, so sa north siya pumuuna, no? Pumunta yung cone natin dito, bali pumupunta siya ng north. So bali palabas, so hindi siya pabalik sa loob. Okay? So simple lang yan mga idol. Share ko sa inyo. And mga idol, so yung tester natin, reset natin yan sa times 1. Pag nasa times 1 kasi lumalabas yan ng konting bultahe yung tester natin. Yan. Tapos sa pigtail tayo mga idol, no. So tisira natin yung pigtail natin kung saan siya para mahanap natin yung tamang pole. Yan. Medyo mahirap, wala akong pang ano. Basta tistiran nyo lang natin mga idol. Ayan, so halimbawa, tinistiran natin. Ayan. So pag tinistiran natin yan mga idol, so sa akin, nahanap ko, ito yung north pole natin. Dito tayo magkabit ng kulay pula dito sa kabila. So depende kasi yan sa pag-rewind ng coil. So hindi naman natin sasabihin lahat ng winding ng coil natin ay pare-pareho. So halimbawa dito lahat yung positive. So depende yan sa nagre-rewind. Okay? So may ano din yan sa counterclockwise ng winding or clockwise ng winding. So depende yan kung saan siya naguna. Okay? So sa coil na to mga idol, dito yung kulay pula natin. Palatandaan lang yan, yung kulay pula natin ay always north. So hindi na yan, hindi yan positive ha. Okay? So dahil sa AC, wala tayong polarity diyan. So laging take note natin yan mga idol. So dapat i-correct natin yan, no? Yung sa speaker polarity and amplifier polarity sa out. So laging tandaan natin yan, walang polarity yung output ng amplifier natin dahil AC out yung nilalabas niya. Yung ano lang yan, yung terminal natin dyan, so nakulay itim at saka pula, tanda na lang natin na yan yung palatandaan, yung kulay pula dyan ay nasa north pole. Yung itim, yan naman po yung south pole ng ating amplifier. The same din sa ating speaker. Ayan. So back. Okay, so pag tinistiran natin mga idol yung speaker natin para mahanap natin kung saan yung tamang pole niya. Ayan. So pag tinistiran natin, gagalaw ng konti itong coil natin. So dapat pataas siya.
Gagalaw siya ng ganon. Yan. So, kung battery, gagamit kayo ng battery, so medyo mas ano siya ng konti. Kasi mataas na rin yung voltage ng battery. So, gagalaw siya ng ganon. Ayan. So, pag gumalaw siya ng ganon, ibig sabihin, North Pole, so doon natin yung ikabit yung kulay pula. Para hindi tayo magkakamali. Okay, so pag binaliktad natin yan, so gagalaw siya ng pailalim. Ganon lang kasimple. Okay, so bakit nga ba makasira ng speaker yung DC voltage pag ginamitan natin to? Or naglalabas ng DC voltage yung amplifier natin? Simple lang. Kung napapansin natin, pag tinisira natin into DC yung speaker natin, pag kinargahan natin to ng baterya, gagalaw siya ng ganon. Ganon. Yan. So, bali aakyat siya ng ganon, mga idol. So, pag DC, hindi yan babalik. Hindi na yan babalik doon sa baba. Doon na yan sa taas mag-steady. Okay? Dahil yung sine wave ng... Dahil yung waveform, pag sine wave sa AC na yan, ha? Okay, so correction lang po, mga idol. Dahil pag nasa... Sinukat natin sa waveform, sa oscilloscope, yung DC voltage ay ganon po yung kanyang wave. Yan, square yan, square wave yan, mga idol. Mag-square wave yan. So, gagalaw yung speaker natin, ganon, mag-steady siya. Ayun, so sa pull yung coil natin dyan. Yan. So, yan po kung dahilan yung bakit hindi tayo nag-i-input ng DC speaker natin. Tapos, mapapansin nyo na rin na pangit na talaga yung tunog ng speaker. Dahil hindi na siya nagbabounce ng maayos. Hindi na siya nagbabounce. Compare natin sa AC, so yung galaw ng speaker natin, ganun siya. Pabalik-balik yan. Ganun, pabalik-balik. So yun po yung theory ng speaker natin. Pabalik-balik siya ng ganun. Kahit direct nyo to sa AC, no, sa convenience outlet natin. So ditripit din na yan sa coil natin, gumakaya yung 220 volts. So, meron namang mga coil na ganon. Meron ako nakikita sa mga vlogs na sa YouTube, dalang lalo na sa mga foreign na mga vloggers. So, dinadirect talaga nila yung kanilang mga speaker sa 220 or 110, no? 110 volts. Kayang-kaya pa yan ng speaker na to, 110 volts. Yan. So, yan lang po, mga idol, na i-share ko sa inyo kung paano po testiran yung amplitude ng speaker natin, yung note at saka pole natin, that kung saan natin pwedeng ikabit, tamang ikabit yung kanyang kulay pula ng terminal. Yan, para hindi tayo magkakamali. Ayan, so maraming salamat, mga idol, sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan magsubscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa susunod nating mga upload. Maraming salamat, mga idol.